preaching, no? Pagpasensyahan niyo po ako dahil hindi po ako nakapaghanda nung outline na susundan ninyo. But I hope na makasunod pa rin po kayo kahit wala ito, no? Okay po. So, happy Lord's Day po ulit sa bawat isa sa atin. Happy Lord's Day naman din po. Okay, no? So, ngayon po ay nasa huling preaching na tayo sa series natin ngayong June na Man in the Covenant of Grace. Man in the Covenant of Grace. At ang title po ng ating preaching ngayong hapon ay pinamagatang Ang Ganap na Tipan na Hindi Mababali ng Sinuman. Ang Ganap na Tipan na Hindi Mababali ng Sinuman. At ang teksto po natin ay makikita sa Hebrews 8 Hebrews 8, 1-13. Hebrews chapter 8 verses 1-13. Inaanyahan ko po ang bawat isa na tumayo bilang paggalang po sa pagbasa natin ng salita ng Diyos. Okay, babasahin ko po siya sa Filipino Standard Version. Okay, so mga Hebreo, Kabanata 8, versikulo 1 hanggang 13. Hebrews 8, 1-13. Ito po ang salita ng Diyos. Ito ang buod na aming sinasabi. Tayo ay mayroong gayong kataas-taasang pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kamahalan sa kalangitan. Bilang pari, siya'y tagapaglingkod sa dakong banal, sa tunay na tabernakulong itinayo ng Panginoon at hindi ng tao. Dahil itinalaga ang bawat kataas-taasang pari upang maghandog ng mga kaloob at ng mga alay, kailangan din na ang ating kataas-taasang pari ay magkaroon ng iyahandog. Ngayon, kung siya'y nasa lupa, hindi siya maaaring maging pari. Yamang mayroong mga paring naghahandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Verse 5, ang paglilingkod nila ay anyo at anino lamang ng mga bagay na makalangit. Tulad din noon, nang bigyan ng tagubilin si Moises nang malapit na niyang itayo ang tabernakulo. Tiyakin mo na gagawin mo ang lahat ayon sa huwarang ipinakita sa iyo sa bundok. Subalit, ang paglilingkod na tinanggap ni Kristo ay higit na marangal. Yamang siya'y tagapamagitan para sa isang higit na mabuting tipan na nakabatay sa higit na mabubuting pangako. Verse 7, sapagkat kung walang kakulangan ang unang tipan na iyon, hindi na sana nangangailangan pang humanap ng ikalawa. Nakita ng Diyos ang kakulangan sa kanila, kaya't sinabi niya, tiyak ang pagdating ng mga araw, sabi ng Panginoon, na makikipagtipan ako ng panibago sa sambahayan ni Israel at sa bayan ni Juda. Isang tipang hindi katulad ng aking ginawa sa kanilang mga ninuno, ng araw na akayin ko sila palabas sa lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi na natiling tapat sa aking tipan, kaya't ako'y hindi na nagmamalasakit sa kanila, sabi ng Panginoon. Ganito ang tipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, itatanim ko ang aking mga tuntunin sa kanilang pag-iisip at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso. Ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Verse 11, at hindi na ituturo ng sinuman sa kanyang kababayan o sasabihin ng bawat isa sa kanyang kapatid, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat kikilalanin nila akong lahat mula sa ipinakahamak hanggang sa pinakadakila. Kahabagan ko sila sa kanilang mga kasamaan at hindi ko na aalalahanin ang kanilang mga kasalanan. Last verse, nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalang bisa niya ang una at malapit nang mawala ang pinawalang bisa at naluluma. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Mari na po tayong mag-. Set up. Oh,
Okay, sige po. Bago po tayo tuloy ang magsalita, manalangin po muna. Bago po tayo tuloy ang dumako sa preaching, manalangin po muna tayo. Ama, muli maraming salamat po sa hapong ito. Panalangin po namin na ang inyong salita, Panginoon, ay mangusap po sa amin, Panginoon. Gabayan niyo po ako na maipahayag ko po ito ng tapat at ng maayos. At panalangin po namin ang pagkilos ng inyong pong Espiritu, Panginoon, upang maunawaan ng bawat isa ang sinasabi ng inyong salita. Sa inyo po ang lahat ng papuri, ng pasalamat, pagsamba at aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, Happy Lord's Day po ulit sa bawat isa sa ating lahat. Okay po. So okay po. Yung title po natin ay pinamagatang ang ganap na tipan na hindi mababali ng sinuman. Okay? So ayun po ang introduction natin. Noong August 23, 1939, merong kasunduan na naganap sa pagitan ng Nazi Germany at ng Soviet Union. At ang kasunduan ito ay tinatawag na Molotov-Ribbentrop Pact, also known as the Nazi-Soviet Non-Aggression Pact. At sa kasunduan ito, ay nilagdaan sa Moscow, Russia. So nilagdaan ito ni Vyacheslav Molotov na representative ng Soviet Union at ni Joachim von Ribbentrop na representative naman ng Nazi Germany. So August 23 sila nagpirmahan ilang araw bago mangyari ang simula ng World War II. Dahil nagsimula ang World War II ng September 1939. So ano bang nilalaman ng kasunduang ito? Sa madaling pagpapaliwanag, nagkasundo sila na hindi nila pakikialaman ang bawat isa sa kanilang pagsakop sa mga bansa sa Eastern Europe, katulad ng Poland. So ang Poland ay pinagkasunduan nilang sakupin parehas. May part na sinakop ang Nazi Germany, which is yung western part ng Poland, at ang eastern part naman ng Poland ang sinakop ng Soviet Union. So nagkaroon sila ng hatian dito. So ito ang kasunduan na nabuo sa pagitan ng Nazi Germany at ng Soviet Union, na hindi nila pakikailaman ang bawat isa sa pagsakop sa mga bansa sa Eastern Europe. Kaya ang kasunduan ito ay tinawag na Non-Aggression Pact. Pero ang kasunduan ito ay nilabag ng Nazi Germany nang sugudin nila ang Soviet Union noong June 22, 1941 sa paraan na tinatawag nilang Operation Barbarossa. Pero alam natin na natalo ang Nazi Germany noong World War II. Tama, based sa ating history. And based sa history, ang isa sa dahilan ng kanilang pagkatalo ay ang maling desisyon na labagin ang kasunduang ginawa nila sa Soviet Union at kalabanin ito. So isa lamang ito sa mga dahilan ng kanilang pagkatalo. And now, I believe na ang kwentong ito ay isa lamang sa mga totoong kwento na nangyari sa history patungkol sa pagtatraidor o sa paglabag sa mga kasunduan na ginagawa ng tao sa kanilang kapwa-tao. And I believe na makikita natin sa mga kwentong ito na ang paglabag sa mga kasunduan ay laging may kaakibat na hindi magandang kahihinatnan. At ito ay makikita din natin sa Biblia. Now, based sa itunuturo ng Biblia, ang lahat ng tao ay may kakayahang lumabag sa bawat kasunduan. Okay? Tayong lahat ay may kakayahang lumabag sa bawat kasunduan. At ito ay katotohanan na hindi natin maitatanggi. At ito ay dahil sa makasalanang estado ng tao. So sa pagitan ng Nazi Germany at ng Soviet Union, hindi porket na ang Nazi Germany ang lumabag sa kasunduan nila, ay sila lang ang may kakayahang gumawa nito. Tama? Hindi. No? May kakayahan din ang Soviet Union dahil sila ay mga taong makasalanan din, katulad ng Nazi Germany at katulad natin. Pero ito ang pinahintulutan na mangyari ng Diyos, ng Nazi Germany ang lubabag sa kasunduan. So, the exact reason, the main reason kaya may kakayanan ang tao or kaya niya ito ginagawa, kaya niya ito nagagawa na lumabag sa kasunduan, ito ay dahil sa makasalanang estado ng tao. At ito rin ang pinaka-eksaktong dahilan sa problema ng lumang tipan. Ito ang pinaka-eksaktong dahilan sa problema ng lumang tipan. The exact reason, the main problem in the Old Covenant
is the sinful man. Ang lumang tipan, yung Old Covenant, ay kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Okay? So, itong tipan na to, sa pagitan ng banal na Diyos at ng makasalanang tao. At ito ay specific na tipanan, ito ay specific na tipanan sa pagitan ng Diyos at ng mga Israelita. Pero, ang tanong, bakit ang mga Israelita? Bakit sa kanila binigay yung lumang tipan? Dahil ang Israel, ang piniling bayan ng Diyos upang pagpalain ang mundo. So sa tipanang ito, ipinakita na sinet apart ng Diyos ang Israel sa ibang mga bansa. Dahil sa kanila, ibinigay ang standard ng Diyos patungkol sa kabanalan. So ibinaba sa kanila ang laws and commandments na dapat nila sundin. Kung susundin nila ito, sila ay pagpapalain ng Diyos. Pero kung ito ay kanilang lalabagin, sila ay magkakasala sa Diyos. At sila ay parurusahan ng Diyos. Pero may kita natin sa Bible, sa Exodus, na ang kasunduang ito ay nilabag ng Israel. No, hindi nagawa ng mga Israelita ang kanilang pangako sa Diyos na sundin nila ang batas at ang mga pinag-uutos niya. Now, tayong mga hintil, hindi tayong mga Hudyo, tama? Tayong mga hintil, although hindi tayo part ng Mosaic Covenant, hindi tayo part ng Old Covenant, but still, we are breaking the Ten Commandments of God. We are sinning against God by breaking the moral law. At ang sinasabi sa salita ng Diyos na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan, hindi lamang dito sa lupa, kundi kamatayan din sa kabilang buhay. At ang ibig sabihin nito ay mapupunta tayo sa impyerno kung tayo ay mamamatay sa ating mga kasalanan. Now, makikita natin dito that the Old Covenant is not perfect. Okay, so narinig na rin natin ito sa mga dating preaching, no, sa mga nakaraang linggo. Dahil ang isang part, the Old Covenant is not perfect dahil ang isang partido na nakipagtipan dito ay hindi perpekto. At iyon ay ang makasalanang tao. Ipinakita sa tipanang ito na hindi kayang mamuhay ng tao sa kabanalan, sa standard ng Diyos. At ipinakita rin sa tipanang ito ang kawaawang kalagayan ng tao dahil hindi niya kayang iligtas ang sarili niya sa kapahamakan, no? Sa sarili niyang paraan or sa sarili niyang mga gawa. Kaya, ipinakita rin ng tipan na ito na ang tao ay kailangan ng tagapagligtas. Okay? Isang perpektong tagapagligtas sa perpektong paraan. Kaya, gumawa ang Diyos ng perpektong tipan. Okay? At ito ang bagong tipan. The new covenant. The covenant of grace. The covenant of grace fulfilled by Jesus Christ. Okay? It is a perfect covenant at walang sino man ang makakabali nito. Kaya ang mensahe na gusto kong ibahagi sa inyo ngayong hapon na ito ay walang sino man ang makakawasak o makakabali sa tipan ng biyaya sapagkat ang Diyos ang gumanap nito. At siya ay may makapangyarihang kapangyarihang magligtas at magpanatili sa kanyang mga hinirang. Ulitin ko po, walang sino man ang makakawasak o makakabali sa tipan ng biyaya sapagkat ang Diyos ang gumanap neto. At siya ay may kapangyarihang magligtas at magpanatili sa kanyang mga hinirang. Okay, ang bagong tipan, ang tipan ng biyaya, the new covenant, ito ay ang pangako ng Diyos na papatawarin niya ang kasalanan ng tao at ibabalik niya ang nasira niyang relasyon dito. Kaya, ang una nating punto sa hapong ito ay, our first point is, ang gumawa ng tipan ay ang Diyos, hindi ang tao. Ang gumawa ng tipan ay ang Diyos, hindi ang tao. Ang tipan na ito ay perpektong tipan. But the question is,
Why? No? Bakit? Bakit ito perfectong tipan? Dahil ang Diyos na gumanap ng tipan na ito ay perfecto at banal na Diyos. At ito ay ginawa niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Sinabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, at ito ay si Jesus. Ang Diyos anak, ang God the Son, na isa sa triune God, ay nagkatawang tao at namuhay sa lupa. Ginawa niya yung pamumuhay na hindi natin kayang gawin. Namuhay siya ng banal at perpekto sa mundong ito. Namuhay siya ng matuwid at hindi nagkakasala sa Diyos Ama. Okay, kaya perpekto yung tipan. Namuhay siya na sumusunod sa mga batas at sa mga kautusan ng Diyos. Ipinamuhay niya ang buhay na hindi kayang gawin ng mga pari sa Israel. Kaya siya ang perpektong tagapamagitan ng tao sa Diyos. Tagapamagitan ng mas mabuting tipan, which is yun yung bagong tipan. Sabi sa verse 1 ng text natin ngayon, sinabi, tayo ay mayroong gayong kataas-taasang pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kamahalan sa kalangitan. Now, Jesus Christ is our High Priest. And in verse 2 to 3, ang sabi, bilang pari, siya'y tagapaglingkod sa dakong banal, sa tunay na tabernakulong itinayo ng Panginoon at hindi ng tao. Dahil itinalaga ang bawat kataas-taasang pari upang maghandog ng mga kaloob at ng mga alay. Kailangan din na ang ating kataas-taasang pari ay magkaroon ng iyahandog. Kaya ang Panginoong Hesus ay nasa langit na ngayon at nakaupo sa kanan ng Diyos. Now, He's interceding for us. He's interceding to God in behalf of us. Pero, bago siya umakyat sa langit, galing dito sa lupa, katulad ng isang pari na naghahandog ng hayop, naghandog din ang Panginoong Hesus, no? Namuhay siya ng matuwid, namuhay siya ng perpekto, at nung dumating na ang takdang panahon, inihandog niya ang kanyang sarili, no? Sa Diyos bilang ating inihandog niya ang kanyang sarili. Pinahirapan siya. Siya ay ibinayubay at ipinako sa krus upang pagbayaran ang ating mga kasalanan. At ito ay kailangan upang maganap ang bagong tipan. No? Kailangan ng perpekto at walang kapintasan. Kailangan ng perpekto at walang kapintasang alay. At ayon ang Panginoong Hesus para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus sa banal na hapag, no? Later, magkakaroon tayo ng banal na hapag na magtitake tayo. Kaya nga sinabi doon ng Panginoong Hesus, ang kopang ito ang bagong tipan sa aking dugo na nabubuhos para sa inyo. No, siya ay namatay, siya ay inilibing, pero pagkatapos ng tatlong araw, siya ay nabuhay at umakyat sa langit. At ito ang ating pag-asang pinanampalatayanan at pinaniniwalaan. Okay, now, sabi sa verse 6 to 7, ang paglilingkod na tinanggap ni Kristo ay higit na marangal. Yamang siya'y tagapamagitan para sa isang higit na mabuting tipan na nakabatay sa higit na mabubuting pangako. At ang pangakong ito ay mababasa natin sa verses 8 to 12. So dito, kinote ng nagsulat ng Hebrews si Prophet Jeremiah. At ang verses na ito ay makita natin sa Jeremiah 31, verses 31 to 34. So itong kinote ng Hebrews si Prophet Jeremiah. So ang tipan na ito, itong pangakong ito, itong sinabi ng Diyos ay nangyari siya sa Old Testament. Okay? At nangyari ang katuparan ng pangako ng Diyos sa New Testament, no? Sa pagdating ng Panginoong Hesus. So simula sa panahon ni Prophet Jeremiah hanggang sa panahon ng Panginoong Hesus, ito ay nasa 600 to 700 years, no? Now, ito ang patunay na tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Okay? Kung tayo may hindi nananatiling tapat, siya ay nananatiling tapat. No? Sapagkat hindi niya magagawang ikaila ang kanyang sarili. 2 Timothy 2:13. Okay, so ito ang patunay na tapat ang Diyos. Now,
sa ating pangalawang punto, ito po ang ating second point. Ang may benepisyo ng tipanan ay para sa mga hinirang lamang. Ang may benepisyo ng tipanan ay para sa mga hinirang lamang. Although the new covenant was originally given to Israel, original itong binigay sa Israel. Pero sa katuparan nito, sa New Testament, nasakop pati tayong mga hintil. No? Kaya, let me read po yung sinabi ni Apostol Pablo sa sulat niya sa simbahan sa Efeso. Actually, ang sabi niya dito, no, ay para sa mga banal na nasa Efeso. Sa ESV, to the saints who are in Ephesus and are faithful in Christ Jesus. And take note na ang Apostol Pablo ay isang Hudyo. At ang sinusulatan niya dito ay mga mananampalatayang Hudyo at may mga kasamang mananampalatayang Gentil. So ito ang patunay na tayo, yung New Covenant, yung Gentil ay nasakop nito. So let me read po yung Ephesians chapter 2 verses 11 to 22. So, please bear with me po, no? Medyo mahaba po ito, pero basahin ko po ito sa Tagalog para po mas lalo natin siyang maunawaan. Verse 11. Kaya nga alalahanin ninyong noon kayo ay mga hintil ng kayo'y ipinanganak. Tinatawag kayong dituli ng mga tinatawag na tuli. Tuli, ito yung mga Hudyo. Ang pagtutuli sa laman ay ginagawa ng mga kamay ng tao. Nang panahong iyon, kayo'y hiwalay kay Kristo. Hindi kabilang sa sambahayang Israel. At mga dayuhan sa mga tipan ng pangako at sa mundo ay walang pag-asa at hiwalay sa Diyos. Subalit, ngayon kayo ay na kay Kristo Jesus. Kayo'y dating malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat siya ang ating kapayapaan sa pamamagitan ng kanyang laman. Ang dalawa ay kanyang pinag-isa at giniba ang pader ng alitan na naghihiwalay sa pagitan natin. Kanyang pinawalang bisa ang kautusan, may mga batas at tuntunin upang mula sa dalawa ay lumikha siya ng kanyang sariling isang bagong katauhan. Sa ganitong paraan ay nakakamit ang kapayapaan. At upang ipagkasundo sila sa Diyos sa isang katawan sa pamamagitan ng krus, sa pamamagitan nito'y tinapos na ang alitan. Dumating nga si Kristo at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong mga nasa malayo. Ito yung mga hintil. At kapayapaan din sa mga nasa malapit. Sapagkat sa pamamagitan niya, tayo'y kapwa makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng isang Espiritu. Kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at mga banyaga, kundi kayo'y kabilang sa sambayanan ng mga banal at ng mga kaanib sa sambayanan ng Diyos. Tulad sa gusali, kayo itinayo na ang saligan ay ang mga apostol at ang mga propeta. At ang batong panulukan ay mismong si Kristo Jesus. Dahil sa Kanya, ang lahat ng mga bahagi ng gusaling nakalapat ng mabuti ay lumalaki upang maging isang banal na templo sa Panginoon. At sa Kanya, kayo rin naman ay sama-samang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. So meron ng pagkakaisa ang mga Hudyo at mga Hintil. No, nagkaroon sila ng pag-asa at nagkaroon sila ng kapayapaan sa Diyos dahil walang iba, hindi dahil sa natapos na gawa ng Panginoong Jesus. At ang grupo ng mga taong ito na pinag-isa sa pamamagitan ni Kristo, ito ang simbahan. Okay? Sila ang mga taong nagsisi sa kanilang mga kasalanan at nanampalataya sa natapos na gawa ng Panginoong Jesus. Ang simbahan ay ang grupo ng mga iba't ibang lahi ng tao na sinet apart ng Diyos sa mundo. No, from darkness into light. Sila ang mga hinirang ng Diyos na makakaranas ng benepisyo ng bagong tipan. At hindi nila ito mababali o mawawasak kailanman. Dahil hindi na ito nakabase sa tao, hindi na ito nakabase sa atin, kundi ito ay nakabase na sa Diyos. Ito ay nakabase na sa katapatan at biyaya ng banal na Diyos. Kaya ito ay tinatawag na tipan ng biyaya. So, yun po ang pinagkaiba ng tipan ng biyaya sa lumang tipan. Na, at ang Diyos mismo ang gumanap ng tipanang ito, no? Sa natapos na gawa ng Panginoong Jesus. Kaya, papuri sa Diyos dahil
tayo ay parte na ng simbahang ito. Tayo ay kabilang na sa mga taong biniyayaan ng Diyos. No, tayong mga hintil. No? Ang CCRBC, magpasalamat tayo dahil ang CCRBC ay kabilang na sa simbahang biniyayaan ng Diyos. Ngayon, may mga taong nagsasabi o mga masasabi natin na mga kapatid natin sila sa pananampalataya. No, sinasabi nila or naniniwala sila na may mga taong nakakalabag sa tipanang ito. No? Kahit sinabi na ito ay perpektong tipan at walang sino man ang makakabali. Pero may mga tao na nagsasabi na may makakabali nito, no? Sa bagong tipan o sa tipan ng biyaya. Pero I strongly believe na hindi ito totoo. Dahil katulad ng sinasabi kanina, ang tipang ito ay hindi na nakabase sa tao. No? Kundi ito ay nakabase na sa Diyos. Kaya ito ay hindi mo na malalabag. Yes, ang mga Kristiyano ay nilinis at pinabanal na ng Diyos. Pero may mga times na nagkakasala pa rin tayo at ito ay dahil nasa katawang lupa pa rin tayo. Pero kung tayo ay hihingi ng tawad, tayo ay papatawarin ng Diyos. Yes, nagkakasala pa rin tayo. Nagkakasala pa rin tayong mga Kristiyano at nahuhulog sa tukso. Pero hindi na sa atin nakatingin ang Diyos Ama. No? Kundi nakatingin na siya sa Panginoong Hesukristo na naging tagapamagitan natin sa Kanya. O, ang ating naging kapalit, no? Naging kapalit natin siya. Sabi sa 1 Peter 2:24, sa Kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay sa kasalanan at mamuhay sa katuwiran. Sa mamamagitan ng Kanyang mga sugat, kayo ay gumaling. Now, kung sinasabi natin na ito ay malalabag natin, no? Kung sinasabi natin na ito'y malalabag natin, ibig sabihin, mababaliwala din yung pangakong nasaad sa tipang ito. Pero ang sabi sa John 10:28-29, let me read po, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mamamatay. Ulitin ko po, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mamamatay. Walang makakaagaw sa kanila mula sa aking kamay. Ang aking kamay ay higit na dakila, siya ang nagbigay sa akin ng lahat at walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Kaya I believe na ang mga taong totoong nasa loob ng bagong tipan ay ang mga taong totoong nagsisi at patuloy na nagsisisi sa kanilang mga kasalanan at mga nanampalataya at patuloy na nanampalataya sa natapos na gawa ng Panginoong Jesus. Sila ay may kaligtasan, mananatili ito sa kanila at hindi na mawawala pa. Ipinapakita nito na hindi malalabag ang tipan ng biyaya. Kaya ang mga tunay na mananampalataya ay mananatiling mananampalataya sa kabila ng kanilang mga pinagdadaanan dahil sila ay parte ng bagong tipan. Pero ang mga hindi tunay na nananampalataya ay hindi mananatili dahil huwad ang kanilang pananampalataya at sa una pa lang ay hindi na sila parte ng bagong tipan. Okay? And now, our last point. Ang ating pangatlong punto, ang pagbagsak, ulitin ko po, ito po ang ating pangatlong punto, ang pagbagsak ng templo sa Israel ay garantiya ng walang hanggang tipan ng biyaya ng Diyos na kailanman ay hindi mawawasak. Ulitin ko po, ang pagbagsak ng templo sa Israel ay garantiya ng walang hanggang tipan ng biyaya ng Diyos na kailanman ay hindi mawawasak. Based sa history and timeline, naisulat ang Hebrews bago bumagsak ang templo sa Jerusalem. At noong AD 28-33, dito naganap ang ministeryo. Pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At noong AD 70 naman, naganap ang pagbagsak ng templo sa Jerusalem. So sa pagitan netong dalawa na to, dito na isulat yung Hebrews. So ang templo, yung templo na nawasak, ay sumisimbolo sa lumang tipan.
dito, at ang templo na to, dito ginagawa yung mga ritual, yung mga seremonya ng mga Hudyo, at ito ang sentro ng kanilang pagsamba at ng kanilang panalangin. At sa templo ding ito, nagsasagawa din sila ng mga paghahandog. So I believe, kaya pinahintulutan ng Diyos na ito ay masira upang ipakita na ang templo na parte ng lumang tipan na sumisimbolo sa lumang tipan ay hindi mananatili. No, kaya niya ito pinahintulutan dahil pinapakita nito na ang templo ay hindi mananatili, mawawasak to, no, dahil ito ay dito sa mundo, no? Samantalang ang bagong tipan ay mananatili magpakailanman. No, ang lumang tipan ay nakabase sa gawa upang magligtas ng tao, pero ang bagong tipan ay nakabase sa pananampalataya. At ito ay binigay dahil sa biyaya ng Diyos. So, at ang may bisa, ang lumang tipan na nakabase sa gawa upang magligtas, pinawalang bisa ito ng Diyos. At ang may bisa na, ngayon, ay ang bagong tipan na nakabase sa pananampalataya na sa natapos na gawa ng Panginoong Jesus. At ito, ang tipan na hindi mababali, ang tipan na mananatili magpakailanman. So now, ngayong narinig natin itong katotohanan ito, ngayong nalaman natin ang mga katotohanan ito, ano ang gagawin natin, no? Para sa mga mananampalataya, tayo ay parte na ng bagong tipan. Para sa mga mananampalataya, tayo ay binago na ng Diyos. Tayo ay na-regenerate na, kaya tayo ay nagsisi sa ating mga kasalanan at nanampalataya sa natapos na gawa ng Panginoong Jesus. Pero may mga oras na ito ay nalilimutan natin, no? Nalilimot natin ang ebanghelyo na ating tinanggap. Kaya ang panawagan ko sa bawat isa sa atin ay patuloy tayong mamuhay sa pananampalatayang tinanggap natin. Kamusta yung sa pananampalatayang tinanggap natin, tinuro sa atin na tayo ay na dapat tayo ay magsisi at manampalataya. Now ang tanong, kamusta yung pagsisisi natin sa ating mga kasalanan? Kamusta ang paglaban natin sa ating mga kasalanan? Ito ba ipinapabayaan na lang natin o patuloy tayong lumalaban at nagsisisi dito? Ang pagsisisi sa kasalanan ay hindi isang beses lang na ginawa natin nung tanggapin natin ang ebanghelyo. Ito ay dapat araw-araw na nangyayari sa ating buhay mananampalataya. Ang pagsisisi ay dapat araw-araw na nangyayari sa buhay ng isang mananampalataya. And I pray na magpatuloy po tayo sa ating pagsisisi at sa ating paglaban sa mga kasalanan. Tayo ay pinalaya na dito at hindi na tayo alipin nito. Kaya kung paanong banal ang Diyos na nagpalaya sa atin sa kasalanan, ganun din magpakabanal tayong katulad niya. Next question. Kumusta naman yung ating pananampalataya kay Jesus? Kumusta ang ebanghelyo sa ating buhay? Kasama ito sa bagong tipan. Kamusta ito sa ating buhay? Palagi ba natin itong inaalala or ito ay onti-onti na nating kinakalimutan? No, kung sinasabi natin na inaalala natin, palagi ang ebanghelyo pero hindi naman tayo makita sa simbahan na nag-a-administer ng Lord's Supper, I believe may contradiction sa ating sinasabi. Dahil inuutos sa atin ng Panginoong Jesus na alalahanin natin siya sa banal na hapag. Kaya umatin po tayo ng Sunday service. At kung tayo naman ang nananampalatayang nanghihina na sa pananampalataya at unti-unti nang nalilimot ang pag-asang ibinigay sa atin ng ebanghelyo, dapat po mas lalot po tayong makita sa simbahan. Dahil dito, linggo-linggong itinuturo ang ebanghelyo, linggo-linggong ina-administer ang Lord's Supper, kung saan nagpapaalala na sa natapos na gawa ng Panginoong Jesus. At nagpapaalala ito sa ebanghelyo, kaya umatin po tayo ng Lord's Day. So alalahanin po natin ang tapat, ang ebanghelyo sa ating mga buhay. Ulitin ko po,
tayo ay parte na ng bagong tipan. At ang tipan, tayo po ay parte na ng bagong tipan. At ang tipan na ito ay tipan ng biyaya. At dahil ito ay ibinigay sa atin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Now, kung parte tayo ng bagong tipan, yung tipan ng biyaya, ang sunod na tanong ay, kamusta po yung biyaya sa ating mga buhay? Ang tanong, kumusta ang ating pagbibigay ng biyaya? Kumusta ang biyaya natin sa ating mga kapatid sa pananampalataya? Kumusta ang biyaya natin sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, sa taong mga nakapaligid sa atin na hindi nakakakilala sa Diyos? Kumusta ang biyaya natin sa kanila? Paalala po, tayo ay binayayaan lang din ng No, kaya dapat tayo ay maging mapagbiyaya din. And I believe na isa po sa paraan na pagbibigay po, isa po sa paraan ay ang pagbabahagi ng Ebanghelyo. Dahil kung paanong ibinahagi sa atin ang Ebanghelyo ng may katapangan, kung paanong ibinahagi sa atin ang Ebanghelyo na may katapangan, nawa, ito rin ay ibahagi natin sa kanila ng may katapangan. And lastly po, sa lahat ng ating tinanggap at tatanggapin sa Diyos, patuloy tayong magpakumbaba at magpasalamat sa Kanya. Dahil wala tayong may pagmamalaki sa Kanya. Let me read po yung Ephesians 2 verses 8 to 9. Ephesians verses 8 to 9, dahil sa biyaya kayo iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sino mang makapagmalaki. And para naman po sa mga hindi mananampalataya, ang relasyon mo sa Diyos ay hindi maganda. Ikaw ay nagkakasala sa Kanya at Siya ay napupuot sa iyo. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At hindi sapat ang mabubuti mong gawa upang iligtas ang sarili mo. In fact, kahit ang mabubuti mong gawa ay parang maduming basahan lamang sa harap ng Diyos. Kaya wala kang magagawa upang iligtas ang sarili mo sa darating na parusa. Pero napakabuti po ng Diyos. Dahil ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang mamuhay ng matuwid na hindi mo kayang gawin. Siya ay pinahirapan at ipinako sa krus upang pagbayaran ang kasalanan ng kanyang mga tao. At siya ay namatay, pero hindi siya nanatiling patay. Pagkatapos ng tatlong araw, siya ay nabuhay at umakyat sa langit. At ito po ang pag-asa mo. Kaya magsisi ka sa iyong mga kasalanan at manampalataya sa natapos na gawa ng Panginoong Jesus. Ito lamang ang makapagliligtas sa iyo. Ito lamang ang paraan upang maging parte ka ng bagong tipan na may napakagandang pangako. Manalangin po tayo. Muli, maraming salamat po sa hapong ito. Maraming salamat po sa inyong salita. Panalangin po namin na ito po ay tumimo sa aming puso't isipan. Tulungan mo kami, Ama, na ito po ay hindi lamang namin basta natutunan at naunawaan, kundi tulungan mo kami, Panginoon, na ito po ay may apply namin sa aming mga buhay. Help us, Panginoon, sa pang-araw-araw naming lakad, Panginoon, sa mga susunod na araw na naman, Panginoon. Help us, O Lord God, na lagi po naming alalahanin at patuloy po naming ipamuhay ang pananampalatayang tinanggap namin, Panginoon. Maraming salamat po sa tipan ng biyaya. Maraming salamat po sa bagong tipan, Panginoon. Maraming salamat po sa Ebanghelyo. Maraming salamat po sa pangako nyo na kami po ay inyong patatawarin, Panginoon. Lord, ito po ay tinataas namin sa inyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen.